okay. At isa rin sa madalas na inaagabi para sa pagsisisim ay yung trikantera. Narinig niyo na po kanina yung trikantera? Ano po? Opo. So yung trikantera po ngayon ay isa sa mga pinakamabisa po na pwede ibigay na pamalit sa inyong mga pakain sa baboy. Dahil po, itong trikantera na po ay sa pag-aaral ni Rosales ay yung 18-20% po na may protina. Ano po? So, sa dahon po yun natatagpuan. Now, ito po protina ay hindi lang po pangangailangan ng tao para mas gumanda po yung pangangatawan natin at mas gumanda yung ating growth and development. Now, ganoon din po sa baboy. Kailangan din po nila ng protina para sila po ay mas madaling lumaki. So, ito pong trikantera ay isa sa pinakamagandang pagkuhaan ng protina na pwede makatulong sa mga alaga natin na baboy. Okay, accordingly po kay Mr. Rosales sa pag-aaral noong 2010, yung mga murang dahon na po ng trikantera ay pwede ibigay na pakain sa mga baboy na fresh po mismo ang baboy. Pagka-harvest po natin, pwede po natin ibigay na sa mga baboy, sa mga lalang baboy. Okay po, so, 6 kilo daw po ng trikantera, na dahon ng trikantera, ay equivalent po sa 1 kilo ng commercial beets. Opo, so imagine po kung gaano malaki yung matitipid natin. So, meron po sa kilo ng beets? 28. Okay, 28 po. Ano po? Pero pagka ano po ay mga growth, depende pa rin po sa kung ano brand yung ginagamit po natin. Ano? So, nasa 28 to 32 po yung presyo ng ating beets. Ano po? So, yung 28 na yun po, halimbawa ilang baboy yung meron kayo, ilang kilo yung kapakain niyo sa isang araw. Ano po, ay kumita niyo kayo yung trikantera, gano'ng malaki po yung magtitipid niyo yung pakain sa isang araw. Okay po. At then, meron naman po tayo tinatawag na mulberry. Opo, nung kanina po, nang kumain kita ng lechon at kumain ng tapa, masarap po ba kayo yung lechon? Masarap. Opo, masarap po yung lechon. Kain mo lang sa sawsawa, okay? Opo, kain mo lang sa sawsawa, ay. Masarap po. Lalo po at libre. Ay, makasya na po. Lalo na, libre po talaga masarap po ang lechon. Kaya kaya ako yung lechon. Yan ang gusto ko sa inyo, sir, ay excited para sa master na tayo. Huwag po kayo magkalala na meron pa po yan mga master. Yung mga pag-alilitsyon ang dapat pag-alala. Hindi ka tulad doon litsyon po na ito. Ay, litsyon po. Kaya ito na na matatlo, hindi ang pang-alala sa pala. Opo. Kaya sa susunod na ako, hindi nung kasama sa pag-alala. Ang litsyon na isa. Tama, sir. Sa pag-alala natin. Kasi pag natuto tayo ng maganda ng lechon, makakatanggap din tayo ng mga yes, sir. Tama po. Kung tayo ng lechon, at mas hindi ang mga sa'yo, hapon ay malutong kayo ba? Eh, hindi naman ano din ang hapon yung balat. Opo, ay, dumusag mo ka natin. Okay na po kayo, hindi ba na? Opo. So, ganun po yung tumapansin nyo, masarap na yung lechon, malutong ang balat. Yan po yung pinag-aralan din namin kung paano po siya lechon niya maayos. Kahit walang sausawa. Kahit walang sausawa po masarap. Pero ano po yung mga inapakain namin sa mga alaga namin baboy dito? Meron po trikantera, meron pong San Fernando, meron pong mga gabi, meron pong inatay-tay-tay ng tipa, at meron din pong mulberry. Alam niyo po ba kung ano ang epekto ng mulberry sa agni ng baboy? Ito po yung mulberry ay ganda rin yung insure niya ay ano po kanina may tanong ako. Ayan ma'am. Alam niyo po yung ang mulberry po niyan? Namuna. Opo. Inakain niya ang bunga niya? Yes ma'am, inakain niya ang bunga niya. Meron po mga kulay black o isang bibay. Ano po siya ng bunga niya? Opo. Pabinog na hinog eh. Pagkakis ko, alam mo. Opo. So, ito ang mulberry po ito, hindi lamang po tao ang nakikinabang. Pati po baboy ay nakikinabang dito. Dahil, ito ang mulberry po ito ay po sa pag-aaral ni Zoo. So,
2019 po, nakakaganda po siya ng kalidad na karne. Opo, kaya po, mapapansin niyo yung baboy na pinayati kaninang lechon, at pati yung tapa ay maganda po yung karne po, hindi po ganun kataba. Tapos po ay masarap po ang lasa. Aming mga tinatapaw yung talagang matatanda na yung hindi naman. Aking natapa po, hindi po sir, hindi po kami nagtapa ng mga ikatan na po na mga baboy. Ano po? Parang may mga hindi na nanganakang pinatabahan. Hindi po sir, hindi po. Ay, hindi sinasabi. Ako, ang ginagamit po namin sa paggawa ng malamig po ba yan sa bandali? Ang ginagamit po namin sa paggawa o sa paggawa ng mga inaprasas po namin na kate, hindi po yung mga pinataba lang na inahin na hindi na nagaanan. Ano po? Napakaw talaga kami na magaganda po na uri ng baboy na magaganda ang taloan talaga para yung hangin din po produkto ay hindi naman po akasawaan ng tama na isang unilaan po ay masarap ang hariyata ay yung bakang malababoy. Diba kayo nang sunod pong order, ay parang may iba na ang amoy o may iba na ang lasa. Ano po? So, ang aming din yung advocacy po ay dala-diretso po yung pag-order po ba kung bagay abalit-balitan din po. Ano po? Opo. Ibiini. Kaya po, kilala po ninyo yung ibit-ibil. Opo, parang ako. Yan po. Ganun din po yung palagalas. Ano po, ito po ay mga damo-damo lamang din po siya. Pero, pagka po pinagsama daw yung pagpakain din, ay po sa study ni Mr. Pastor Produl na pagkasama po yung paragas at ibit-ibit ay may para yung kanya pong karne o yung kanyang yung performance po ng baboy sa mga nakain po na pigs lamang po yung mga nabili po natin sa palengke o sa mga tindahan ng pigs po, commercial pigs. At kapag na po, papalitan natin itong mga paragas at ibit-ibit, yung concentrates na inagawa natin, na gamit natin, ay nababawasan po yung feed cost po, o yung gastos natin sa base. Ibig sabihin po, marami po tayong mga pwede ipamalit kumpara doon sa commercial base po. Yes, ma'am? Ano yung paragas? Hindi pa, parang yung program niya. Hindi, parang kulay. Yung ano po, yung parang bagras po siya, pero mas matataas po siya. Opo, yung ganun pong itsura na? Parang talahin. Opo, pero hindi po siya kasi mataas ng talahin. Ano po? Bababa po siya sa talahin. Malakas din siya ang bayan ng hunda. Pag niyakulang ko yung hunda, pinakain na lang. Opo, ang hunda din po ay pinakain din po na baboy po. Opo, yun lang na. So, kaya yung nakakapagos ng tibigan sa katawan ng mga baboy sa pagkatao. Hindi ka mo paano po namin natin na pizza kayo. Next naman po ay San Fernando. Ano po? So, sino po dito talaga pakain ng San Fernando sa ano? Ako po. Okay. Pinagili ko ito yung memory ng mga 10 kilo. Kaya lang, pag pala hindi mo na naluluto yun na ano, parang nagkas, yun na yung pangyamahal. Mura lang, kaya lang hindi yun niya. Pwede yung kilo, pinipigay. Kaya lang maliliit yung pala. Pag matuyo nga, hindi makain. Iba na. Pwede yung usual rapid, sir. Kung ako po din yung program sa akin. O, yun nga lang. Parang yung ano, parang yung kula ko, yung kawi. Lalo ngayon, tatarang? Opo. Hanggang nga, nanguloy ko, kaya yung tatarang na. Opo, sir. Pero yung sa Fernando po, hindi lang po yung kanyang laman po ang pwede ang makarahin. Pati po yung paklang, yun na, pwede din po. Opo, pero kailangan po siya ay lutuin. Opo, kailangan po siyang lutuin. Dahil ito lang po mga species po ng gabi, na sa Fernando, mainam daw po talaga siyang ipakain sa baboy. Ano po, kasi di ba po ay ang San Fernando, yan dyan lang po talaga sa liginin natin. Ano, at madali lamang po siyang tumubo. Hindi na po kailangan na papaialaga-alagaan ninyo para dumami siya o para lumaki. Pero, meron po
siyang tinatawag na calcium oxalate. Di ba doon po sa lecture ninyo kanina kay Ms. Joanna, isa po yung oxalate sa mga contra-nutrition. Ano po? So, ito pong gaming sa termino nito ay isa doon sa mga kalaman na mayroong oxalate po. Pero, katulad nga po ng ginagawa na ninyo, inaluto po siya. Kailangan po siyang lutuin. Opo, kasi di ba po yung ito minsan eh, meron mga makakati po alam. Kaya dapat po talaga siya ay lutuin. O alagahin po po na. Kahit ako di ma'am, saan niluluto po yun? Opo. Pinakagal. Ayan na din po muna. Pinakagal. Ayan na din po muna siya. Madali mong maluto po kaya niya. Opo, kaysa po kapag sobrang lalaki po na lutuin ninyo yun, ay naku po, ay paghirapan ang bawi sa pagkain at isang po hindi nang buton. Pinalakas po naman, pagkain hindi ba yung pwede na lang. Opo, pwede na lang kasi, pero apalagin mo po muna. Ayun mo na. Saan ba ako gusto na yun? Yung parang sumatulog daw. Parang yung parang yun. Hindi ko yung makakalo ito sa amok. Opo, sir. Hindi na lang po ito. Ito po yung nakapangit din na kaya yung hundan pa kaya yung mga iyo. Opo. Mapalagay po muna natin yung parang tulog na saan ba na ito po? Okay, sunod naman po ay kasaba. Kasaba. O kalong ba po? O kalong ba po? Kaya sa tao, pagkaya yung video ay amang na sa akali. Opo. Kaya nang hinihingay yung jelly pato tuloy. Opo. Para isang lang, ganun. Yes, kaya yung bagong buha, nakuluto yung mga ganyan at yung pwede. Opo. Pero pagkaya yung matalang isa, pati na ako pala yung gano'n. Pati na ako po. Opo, nak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 
Meron po isang pag-aaral si Gomez na ginawa ng 2019 na ang kasama daw po ay pwede rin pakain kahit ilaw. Ah, meron po. Pero para po sa akin ay ilaw po. Opo, sir. Wala yan. Para komportable yung hayop na alaga mo na pakain mo ilaw. Opo, sir. Kasi di ba daw ang practice talaga natin pag-tanduba kung kamuting kamay, ginagulo. Ano po? Kaya po, meron po, nagawa po siya ng pag-aaral na kung hinatato ang tanduba, baka pwede makain na hindi naluto. Ano po, so ito po yung kanyang ginawa pag-aaral po. Kaya po, inasabi ko kanina na bago po namin ibigay sa inyo na suggestion, na kanyang po yung makain ay yan po yung pinag-aaralan din po ng mga iba't-ibang mananalisik. Ano po? So, dito daw po kapag pwede pong ipakain yung hilaw na kasama o hilaw na kanlubang sa mga baboy. Pero, ito daw pong kasama, ito daw pong mga kasama, katulad po nung inasabi nyo may mapain po kasi sa kanlubang, o kaya naman po ay yung inaawag na po ay At yun po nga niya sa experience ko ng mga karamihan sa talaga pakain ng katubang sa baboy ay nakakaangin po talaga siya. Kaya po sa tao? Opo, sir. Kaya po, ganun din po siyang suggestion na pwede po siyang patuyuin o kaya ay pwede po lagain. Opo. So, ayan din po muna patuyuin para mas pwede po siya matagal-tagal na pwede po isaan po para halimbawa wala po itang nabiling concentrate kayo araw, ay pwede po muna yung alagaan natin. Sa baka mo lang pinututan nyo? Opo, pinututan nyo, o kaya naman ay galagin ng ipa. Ano po, para kung hindi man makapili ng commercial sa bayan, ay hindi ka rin pa rin makapakain sa baboy. So na naman po ay mais. So, sa isang pag-aaral po na ginawa ni Oriol. Gaganda po niya mais na yan. Gaganda ng gusto. Opo.
God. And then, you know, when I kakainin na lang na kaysa po ang makain sa Bible. Kasi informed po yung nandiyan kahapon. Kaya pinagitan ko una, yan po talaga yung para sa ayaw na po. Ano po? Apo. Pero hindi pa po upunitin yung mga ay mais ko doon ay atin po ay mga mumura pa. Ano po? So ito daw pong mais ay isa din po sa pinakamaganda ibigay sa mga baboy po kasi nagbibigay po siya ng mataas na energiya sa mga alaga natin na baboy. Yan ang mga lang sa kilo niya, right? Commercial feeds para at least ay buo pa din po yung nabigay natin sa alaga natin baboy. Ano po? Ang maganda po naman ang walang karo feeds, hindi po siya makakapagawari. Oo, pagka ang mga kinakailangan po na kasi po yung baboy ko na sa may ganyan yung mga labang kapi dahil baboy po ka Baboy po. Ano po?
So, ano daw po nga niya? Meron siya ipilipin? Ay, yung magalitan ni si Joanne. Parang hirin po. Kumain na ang kumari na din. Sorry, nakalimutan na. O, ano na sa nakakadagdag po siya or nakakatulong po siya para mas maging maganda yung production po ng baboy. Hindi rara naman yung level of price. Hindi naman yung parang. Opo, sir. Ito po ay mga... Pag-ibitan ng pag-ibitan. Ito po yung mga pag-aaral na ginawa nila na pwede pong gamitin ng mga farmer na makakabasa po o makakaalam po ng mga ginawa nilang studies. So, sa loob sa mga ginamit daw po niya na treatment or mga pag-aaral, yung 10% po na yun, may pinakamaganda na percentage po ng country kapag nakatay na po siya. Ano po? So, kaya po inabigay po niya yun na pwede pong magamit ng mga partner kapag po kailangan po nila ng mga pamalit doon sa concentrate sa commercial piece sa kanila inagamit. At, yun lang po. Maraming salamat po.